Ozzy Malinsky, and welcome to my vlog. Good evening, everyone. Charot lang. So I'm so happy tonight, kasi sa kaduwe sa ako ang gihulat nga time para ma-monetize ko. Finally, monetize na. Charot. By the way, mag-start na sa ako ang mag-start na kung paano ako nag-vlog. Una, 2015 pa ako nagsugod og himog account sa YouTube. Pero meron una, yung parang for keeps lang yung mga videos ko for remembrance kung para, di ba, pag abot sa panahon, napakoy tanawon, makita sa kong mga mayana ba? Tapos, mga videos akong mga anak, mabutang na ko dito sa YouTube, ana lang. So, hangtod nga, na-enjoy na ko ang mag-video-video, hangtod nga, nagsabay ko mga tour doon sa Malaysia, tapos, nag-start na ko og vlog. Wala pala siya, wala talaga akong pakialam kung, hindi ko pa alam kung nagkakapera pala sa vlog, may mga ganito pala, malaki pala ang sahod, wala. Hindi ko talaga alam yon. Ang gusto ko lang na makip ko lang yung mga videos na pwedeng panoorin. Pagdating ng panahon, di ba? Yung mga memories mo, bring back memories, mga ganon. Until na nauso yung vlog. Tapos, yung lagi kong pinapanood na mga vlogger is si Kulas, yung Fighter Boys, yung si Will Dasovich. Sino ba? Basta yung part ng Fighter Boys. Yun ang lagi kong pinapanood. Lagi ko silang pinapanood talaga, sin. Tapos, hanggang sa na-enjoy ko na yung mga vlogs ko. Mag-vlog na ako kung saan-saan, kung kahit ano lang pinag-vlog ko, kahit walang kwenta, okay lang yan. Post lang ng post, ganon. Until, dumami yung, may nanonood na ng mga videos ko, kahit isa lang, dalawang views, tatlong views, okay na ako doon, masaya na ako. Hanggang sa may nag-subscribe na, mga kahit 2 subscribers lang, 3, okay na ako, masaya na ako. At least may nag-subscribe ba? At least may nanood, di ba? So, pinatuloy ko lang yung pagbablog ko ng pagbablog. Kahit alam ko namang yung iba talaga mga vlogs ko, wala talagang kwenta yun. Chai-chai lang. Naboboard lang yung iba nanonood doon. Tapos, hindi ko pa sinishare sa Facebook ng mga vlogs ko. Until na may nakilala akong mga friends na vlogger din dito sa Malaysia. Tapos, yung nakikita ko na marami na rin nagva-vlog, lalo na yung pandemic na marami na nagva-vlog. Tapos hanggang sa dumami-dumami na yung mga subscribers ko, 300, 400, 500, hanggang sa nawalan ako ng gana, tinamad na ako, hindi na ako na nangisda, hindi na ako naghakot ng mga subscribers. Hinayaan ko na lang siya. Hanggang sa yung friend ko naman may nagsabi sa akin, ay, ituloy mo pa yan, i-push mo pa yan, dadami pa yan. Hanggang sa, ayun na naman, ginaanahan na naman ako mag-misda. Hanggang sa dumating yung nakapag 1,000 subscribers na ako. Graduate na ako sa banana. Eh, di nag-email na si YouTube sa akin. Meron na akong 1,000K subscribers. Hanggang sa kailangan mo ng, unang-una, pag nag-vlog ka, kailangan, ang requirements ni YT is 1,000 subscribers at saka 4,000 watch public hours. Kailangan mong buuin yun bago ka ma-monetize. Ngayon, yung 1,000 subscribers ko is okay na, buo na siya. Dito naman tayo sa watch hours ko. Ang watch hour ko is 200. Yun lang yung na-gain ko sa mga nanonood ng videos ko. So parang malayo lang siya, malayo pa sa 4,000. Paano ko aabutin yung 4,000? So sumali ako sa mga grupo ng nagwa-watch hour, what to watch. Papanoorin nila yung videos mo ng, kunyari, 5 hours. Ganon din yung papanoorin sa'yo. Ganon yung gagawin nila. Kumbaga, bigayan kayo, may schedule, ganon. Marami ako sinalingan na grupo, kaya lang, minsan, yung iba, hindi talaga panoorin yung videos mo. Malulugi ka lang, ikaw nanonood sila, hindi, ba diba? So, nag-live na ako sa iba, hanggang na may nakilala naman ako, itong friend ko, andito rin siya sa Malaysia. Mas nauna pa akong nag-vlog sa kanya. Siya, bago lang. Pero nauna pa siya na-monetize sa akin. Nag-push na naman siya sa akin na, sige te, mag-ano ka na, mag-watch to watch ka na para madagdagan yung hours mo. Yung iba kasi, mahilig sila mag-live streaming. Kaya marami, mabilis silang nakahakot ng watch hour nila. Ako hindi ako mahilig mag-live streaming kasi feeling ko mukha akong tanga, nagsasalita mag-isa, ganon.
doon mo sa live streaming naman, doon mo makukuha yung mga subscribers mo, maraming nagsasub sa iyo doon. Dahil doon, doon din nakakahakot ka ng mga subscribers para lumaki pa yung subscribers mo. So sa watch hour naman tayo, yun na nga, 200 lang yung watch hour. So sumali ako sa mga group ng watch to watch. So lumalaki nang lumalaki hanggang sa nag-aano si YouTube nagkakaltas. Binabawasan niya hanggang sa nawalan ako ng gana. Hanggang sa hinayaan ko na lang siya, okay na ako doon. Sabi ko 1k subscribers naman ako, okay na ako doon din. Hindi na ako maghahabol ng 4,000 watch hour. So hinayaan ko lang siya ng hinayaan. Hanggang sa dumami na dumami yung mga vloggers, as in, ang dami talaga. Mas marami ako nakikilala mga vloggers. Tapos nakikita ko, ay, monetize na pala sila. Mas nauna pa sila sa akin. Nahuli naman sila nagsimula. Mas nauna pala sila sa akin nag-monetize. So, hinayaan ko lang. Hanggang sa, ito si Bisaya ko, dai. Si Cheryl Merida. Nagpaturo siya sa akin paano mag-vlog, paano magawa ng account. Tinuruan ko siya kung paano mangisda, kung paano manghakot ng mga subscribers, ganon. Nagsipag siya hanggang sa 1,000k subscribers siya agad. Wala pang ilang buwan yun, mga isang buwan lang yata o isang buwan kalahati lang. Ang sipag niya mangisda hanggang sa nauna rin siya magkapag-watch hour sa akin. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, ay, hindi na, okay na ako dito sa 1,000k ko, okay lang kahit di ako sasakod. Diba? At least may mga video, yung mga videos ko, safety na, nandiyan na sa YouTube, nakikita ko pag gusto kong tignan, yung mga friends ko, gusto nilang tignan, nandiyan na, ganun lang. Tapos, pinush talaga ako ni Bisaya ko, Dina, mag 1,000 watch hour ako. Hanggang sa decision, at saka, ngayong 6 o'clock lang, nag-email sa akin. Monetize na ang channel ko. Oh my God! Ang saya. Iba talaga ang feeling. Pag nakikita mo, magugulat ka sa channel mo, may ads na. Nagulat talaga ako. Ngayon, alam mo ba yung mga subscribers ko? Halos hindi ko kakilala lahat yan. Mayroon akong mga subscribers, mga friends ko, piling-pili lang. Yung sa pamilya ko naman, yun lang. Family ko lang din. Yung sa mga kapitbahay ko, hindi ko alam kung nagsubscribe ba sila. Sana magsubscribe kayo, diba? Charot. Tapos, mahirap mag-vlog kasi alam mo minsan mag-iisip ka ng content mo kung anong ipo-content mo. Ako hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano. Basta kung ano lang yung gusto kong gawin, mag-vlog ako, habang naglalakad ako, nagtuturo ako, may binili ako, ganun lang. Ganun lang. Tapos nagko-collage ako ng mga pictures ko, ganun, pag wala akong ma-vlog. Kayo, lalo na ngayon pandemic, di ba? Hindi kami pwedeng gumala ng gumala. So, mga pictures ko na lang pinagba-vlog ko dyan, pinagpo-post ko dyan sa YouTube channel ko. Bahala na kayo manood dyan. Pero tumaas yung mga views ko. Salamat sa taong tumulong sa akin. At ito na ngayon ako, monetize na. At least, di ba? Ang hirap kaya maghanap ng mga subscribers mo. Lalo na yung mga ibang friends mo, nakatataasan ka ng kilay. Gaganyanin ka lang yan. Mag-vlog daw siya. Ganon. Kaya yung mga halos lahat ng subscribers ko, hindi ko kilala yan. Mga YouTuber din sila. Kaya ngayon, I'm so happy. As in, very happy. Kasi monetize na ako. Matutulog ako na kangiti. Ay, Diyos ko, my God. Salamat sa taong tumulong sa akin. Alam mo na yun kung sino ka. Thank you very much. And sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na. Don't forget to like, comment, share, and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga videos. Please guys, subscribe to my channel, Malinsky Vlog. Thank you very much. Bye. Keep safe, everyone. Anyway, gusto ko lang idagdag ha. Pag na-monetize ka na, hindi ibig sabihin sasahod ka na. May ano kailangan ka pang gawin para magkasahod ka. Kailangan mo pa ng $100 para pag naipon mo na yon, siguro tsaka ka na magsisimulang magsahod. Hindi ibig sabihin, pag na-monetize ka na, sasahod ka na. Hindi ganon. Ha? Gusto ko lang idagdag. Tapos, yung sa naunang video, sinabi ko 1,000. Hindi po, 4,000 watch hour ang kailangan. 1,000 subscribers, 4,000 watch hour ang kailangan para makapag-apply ng monetization. Ganon po. Medyo na carried away lang po ako dun sa unang, so sinabi ko kanina. Kaya, mag-ano na kayo, kung sino po yung gustong mag-vlog kayo, tapos kung gusto nyo ma-monetize na kayo agad,
i-PM niyo ako, sabihin niyo sa akin at tutulungan ko kayo, charot. May taong tutulong sa inyo. Mag-ano muna kayo sa akin, mag-PM muna kayo para matulungan namin kayo. So, good night. Para akong syunga, as in excited lang, masaya. Bye. At isa pa nga pala. Wag naman kayo mag-skip ng mga ads pag nanood kayo ng mga vlogs. Wag niyo i-skip yung ads kasi doon tayo kikita eh. Char. Ha guys, mga besh, don't skip the harang. Harang po tawag namin diyan. Yung ads na nandiyan sa videos namin, wag niyo pong i-skip. Tapusin niyo naman po. 'Di ba? Para makatulong naman tayo sa mga vloggers, alam mo na 'yon. Mahirap po mag-vlog, alam nyo lang 'yon. Basta kung masaya po kayo sa ginagawa nyo, magva-vlog kayo, i-push nyo 'yan. 'Di ba? 'Di ba nga mga beshi? Bye. Isang dagdag pa. Bye.